Abot-abot ang pasasalamat ng isang ina nang maibalik sa kanya ang tatlong taong gulang na anak niya. Dinukot tumanaw ang bata ng isang kakilala ng kanyang nanay. Nitong bago magpasko, may babala po ang DSWD. Nauuso po ngayon ang isang bagong uri ng kidnapping kung saan ang binibiktima hindi lang mayayaman. Si Michaela Papa, naka-alerto 24. Naging malamig ang Pasko ng isang pamilya mula sa Tondo, Manila matapos makidnap ang tatlong taong gulang na anak na si Peter, hindi niya tunay na pangalan. Ang suspect, dating katrabaho ng ina na nakilalang si Gina May Nicart. Tinangay daw ni Nicart si Peter noong 23 ng Desyembre. May tindahan po kami sa Divisoria, yung night market po. Pumunta po si Gina May Nicart sa tindahan namin. Bigla lang po siya nawala. Nung pagkawala niya po, nawala na rin po yung anak namin. Nang puntahan ang bahay ni Nicart sa Katmon, Malabon, wala ang suspect. Sinagot lang sila ng amain nito na maibabalik daw ng ligtas ang bata kung may mailalabas na pera ang pamilya. Pero walang halagang tinukoy at hindi raw nagbayad ng anumang ransom ang pamilya. Yung Pasko namin, tsaka yung New Year namin, wala talaga. Manungkot, hanap kami ng hanap. Hanggang sa kaninang umaga, nabalitaan daw ng ina ni Peter ang panawagan ng DSWD Manila sa estasyon na DZBB. May natagpuan daw na bata na tugma sa itsura ni Peter. May nagpunta sa bahay ko na isang pedicab driver. Meron daw sumakay sa kanya na sa pedicab niya, isang mama at itong bata. Itong mama na kasama ng bata sa loob ng pedicab, biglang tumalon at sinabi sa pedicab driver, bahala ka na dyan, bahala ka na sa bata. Hinala ng DSWD na takot ang suspect kaya inabandonan na lang ang bata. Wala namang inabutang tao ang Pulis Maynila sa bahay ni Nicart sa Malabon. Magsasampa raw ng kasong kidnapping ang pamilya, pero sa ngayon, itutuloy daw muna nila ang naudlot na pagdiriwang ng Pasko. Yung plano namin ng Christmas, mag-Star City kami kasi ipapasyal namin to. Yun, gagawin na namin. Babala ng DSWD, uso na raw ang mga quick kidnapping tulad ng nangyari kay Peter, kung saan hindi na lang mayayaman kundi pati karaniwang tao ang tinatarget. Pag kinuway anak mo, Auntie Mano, otobusin mo kagad sa akin to, ganitong halaga lang, ibabalik ko sa iyo. Mabilisan, wala naman masyadong maraming transaksyon. Kung meron naman kayong dagdag na impormasyon na makatutunton sa kinalalagyan ni Gina May Nicart, tumawag lang sa numero ng DSWD Manila, 527-4916 at 527-1167. Michaela Papa, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, desidido ang Kamara na ituloy ang pagpapatalsik kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson sakaling magain siya ng guilty plea sa kasong drug trafficking sa Hong Kong. Handa naman daw si Singson na harapin ang pananagutan sa Kamara, pero sana raw, hintayin munang matapos ang kaso niya sa Hong Kong. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa gitna ng diskusyong posibleng pagpapatalsik sa Kamara kay Congressman Ronald Singson, may panawagan ng kongresista mula sa Ilocos Sur. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Singson na umaasa siyang sana ay hintayin muna ang resulta ng kanyang paglilitis ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Hayaan daw muna siyang harapin ang kanyang mga legal battle sa Hong Kong at pagkatapos ay haharapin niya anuman ang naghihintay sa kanya dito sa Pilipinas. Nagsimula ang usapang expulsion ni Singson sa kanyang desisyong mag-plead ng guilty sa mas mababang asunto na possession of illegal drugs mula sa orihinal na kasong drug trafficking. Umalis si Singson ng Maynila noong Hulyo papuntang Hong Kong kung saan siya nahuling may dalang 26.1 grams na kalaunay na kumpirmang 6.1 grams lang dito ang purong cocaine. Ayon kay Congressman Miro Kimbo, na inatasan ng Kamara na magmasid sa hearing ng kaso sa Hong Kong, sakaling maghain ito ng guilty plea, wala raw magagawa ang Kamara kundi patalsikin siya. Kailangan daw papanagutin si Singson dahil ang bawat kongresista ay dapat sumunod at hindi lumabag sa batas. Sa ilalim ng rules ng Kamara, mapapatalsik ang isang miyembro ng Kongreso kapag inirekomenda ng House Ethics Committee at kinatigan ng 2/3 sa mga kongresista. Pero para kay House Majority Leader Boyet Gonzales, sana ay magkusa na lang si Singson. If tatanggapin mo rin lang naman ang kasalanan na ikaw ay nagkamali, then might as well do it cut and cut cleanly. Admitin mo na lahat and then you spare the house of the tedious process of expelling a member. Do the decent thing to do. And if you admit guilt, then you have to resign. Ganito rin ang pananaw ni Deputy Minority Leader Mitos Magsaysay. Susuportahan daw niya ang expulsion ni Singson, pero sana raw ay huwag na itong antayin mangyari ni Singson at kusa na lang magbitiw. Ang ama ni Congressman Singson ay si Ilocos Sur Governor Chavit Singson na nawagan sa Kongreso. Hintayin na muna raw ang pinal na desisyon ng Korte, gaya raw ng ginagawa ng Senado sa kaso ni Senator Ping Lacson na nahaharap sa kasong De Ser Corbito double murder. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ito lang.
lamang bago magtapos ang Disyembre, may balita nung malawakang pagbaha sa Kabikulan, lalo na sa lalawigan ng Albay. Agad, rumisponde ang GMA Kapuso Foundation para kahit papano ay masalubong na mga kapuso natin doon ang bagong taon na may pagsasaluhan sa hapag kaina. Tumila na ang ulan ng tinuntun namin ang bayan ng Manito sa lalawigan ng Albay. Subalit rumaragasa pa rin ang tubig sa aming dinaanan. Senyales ng naipong tupig ulan. Malambot pa rin ang lupa papunta sa barangay na Gotgot. Dito namin dinatnan ang mga evacuees na naghahanda ng bumalik sa kanilang tahanan. Sinundan namin ang kanilang biyahe pa uwi. Dito, muling bumuhos ang ulan. Na lalo nagpahirap sa aming biyahe sa malubak na daan. Sinadya rin namin ang sityo Inang Mahirang upang maghatid ng tulong. Madami ng tulong yan sa amin. Mga ilang araw na yan. Ipinakita ng mga residente roon ang pansamantala nilang tuluyan tuwing tataas ang tubig sa spillway at magkakaroon ng landslide. Malakas yung tubig. Saka natakot kayo, baka mag-landslide doon sa ano. Sa kabila ng masamang panahon, ang pamilya nila sasalubungin pa rin ang bagong taon na magkakasama. Gaya ng ibang pamilya, kumpleto ang pamilya Dadap sa pagsapit ng 2011. Pero hindi para magsaya. Pinakang celebrate na namin ito, kasama na namin yung bangkay ng kapatid ko at sa kananay ko. Nalunod ang dalawang kamag-anak nila sa spillway ng sityo Inang Maharang. Nakaligtas sa trahedya ang binatilyong si Albert. Pinilit ko na pong lumang ipapunta doon sa gilid ng ilog. At saka pong minawakan po akong isang bato. Darating pong araw niya na maratanggap din po namin yung nangyari. Panibagong pag-asa rin ang hatid natin sa mga taga-barangay Malubago. Pag-asa na kanilang babaunin para sa 2011. Ngayon pong bagong taong ito, kaisa nyo ang GMA Kapuso Foundation sa pagharap sa mga hamon ng 2011. Isa na sa mga hamon na yan, ang malawakang pagbaha naman sa Surigao del Sur. Tutulak po doon ang GMA Kapuso Foundation para magbigay tulong sa mga apektado ng baha. Sa mga gustong magpabot ng tulong sa marami nating mga kababayan na nangangailangan gaya ng inyong mga napanood, maaari kayong magdeposito ng inyong donasyon sa mga bank account o kaya'y mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Palaisipan ngayon ang pagbagsak ng higit kumulang 2,000 patay na ibon mula sa kalangitan sa isang bayan sa Arkansas sa Amerika. Agad na nagsagawa ng cleanup operations ang U.S. Environmental Services. Nakasuot pa ng mga protective suit ang mga nagpulot sa mga patay na ibon. Pero agad nilinaw ng mga otoridad na hindi ito nangangahulugang kontaminado ang mga ibon. Ayon naman sa mga eksperto, posibleng trauma dahil sa masamang panahon ang dahilan ng pagkamatay ng mga ibon. Tinitignan ding dahilan ang mga pagpapaputok nitong pagsalubong sa bagong taon. Swerte at masagana raw para sa pagnenegosyo ang taong 2011, mga astrologer. Ano-anong negosyo naman kaya ang papatok ngayong taon? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bukod sa pagiging full-time na empleyado, negosyante rin si Ken Enda. Pinasok niya ang food cart business nitong 2010. Pandagdag kita sa kanyang buwan ng sweldo bilang ahente. Minsan naman wala naman ng ibang ginagawa sa extra time ko. Instead of doing stupid things, kailangan na lang siguro business na lang. Stir-fried noodles, scramble at siomay ang ilan sa mga nausong food cart business ngayong 2011, pagkain pa rin daw ang isa sa mga papatok na negosyo ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bukod kasi sa pangunahing pangangailangan ng pagkain, lumalaki rin ang populasyon ng Pilipinas. Pati iba't ibang klase ng inumin, papatok din daw lalo na sa summer. Kung first time mo magnegosyo, maaari ka mag-franchise, isang sistema kung saan kumita na ang negosyo o bumenta na ang produkto o serbisyo kaya madaling sundan at palaguin. Sa halagang 21,888 pesos, maaari na makapagsimula ng isang collapsible food cart business. Depende sa pwesto, maaaring kumita ng 3,000 hanggang 5,000 pesos kada araw. Yung ating profit is mataas. At the same time, mababa yung capital natin. Sa franchise is hanapan ng magandang pwesto para mabilis yung ROI. Magiging hit din daw ang mga negosyo na may kinalaman sa kalusugan. Halimbawa, ang spa business. I have a good friend. He operate a spa. The first 2 years, nahihirapan siya.
Ngayon, when people go there, they have to fall in line. Because people believe that it really help the circulation of the body. And since most people are health conscious. Dahil marami na rin naglipa ng spa ngayon, mahalagang magdagdag ng bagong serbisyo tulad itong tinatawag na bedrock bathing mula Japan na nakakatanggal daw ng pananakit sa katawan sa pamamagitan ng paghiga sa mainit na bato. Marelax sila dito, tapos mga body pains nila matatanggal. Para mas lumaki ang kita sa darating na 2011, mayroong mga negosyo na maaaring pagsamahin tulad itong spa na mayroong katabing salon kung saan matapos magpamasahe, maaari na rin magpaganda at magpagwapo ang mga customer. Tandaan lang na hindi lahat ng negosyo agad kikita. May pagkakataong maaaring malugi, kaya naman kailangan din ng puso ang pagninegosyo. Pag-isipan nyo rin kung anong gusto nyo, yung passion nyo, kung anong gusto nyo i-business, kung ano kong food. Lahat naman ng business dapat tinututukan natin eh. Kasi hindi magsasucceed ang business kung papabayaan lang natin. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At sa iba pa rin balita, dahil wala pang kinakaharap na kaso ang dating star witness sa Visconde Massacre na si Jessica Alfaro, hindi siya pwedeng isailalim sa tinatawag na extradition. Kaya ngayon umaasa na lang ang ating Department of Justice na mahihikayat nila si Alfaro na kusang magbalik Pilipinas. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa testimonya ni Jessica Alfaro noon, ibinase ng NBI ang kaso nila laban sa grupo ni Hubert Webb. Dito rin halos ibinase ang desisyon ng Paranaque RTC na naghatol sa kanila ng guilty verdict. Kaya naman ang DOJ nais pabalikin si Alfaro sa bansa para makatulong sa reinvestigation ng kontrobersyal na Visconde Massacre case. The efforts are continuing to convince her because as of this moment, we cannot compel her to come back. We cannot extradite her because extradition presupposes the existence of a case of a proceeding. Sa ngayon daw kasi wala pang kinahaharap na kaso si Alfaro na maaaring basehan para ipa-extradite siya. Base sa impormasyon, huling namataan si Alfaro sa bansang Canada kung saan ito naninirahan noon. Walang kapangyarihan ng Interagency Task Force na nag-iimbestiga sa kaso para ipasubpina si Alfaro. Kaya sabi ni De Lima, umaasa sila sa mga kakilala ni Alfaro para kumbinsihin siyang umuwi. Kung hindi naman siya pumayag, magpapadala na lang sila ng kinatawan kung saan naroroon si Alfaro. As a backup plan. Yun ang pinag-usapan namin when we met with Mr. Visconde and yung grupo nila, Pao Chief Acosta, na a backup plan is for a group to go to Jessica herself and videotape her testimony. Ang kampo naman ni Hubert Webb, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng kaso laban kay Alfaro. Offering false testimony in a criminal case raw ang posibleng isampa nila sa Paranaque Regional Trial Court. Base kasi sa Article 184 ng Revised Penal Code, kailangang parusahan ang isang tao na sadyang nagsinungaling o nagbigay ng maling pahayag sa korte. At kahit inutos ng Pangulong Aquino ang reinvestigation ng kaso, tiniyak ng palasyo na hindi nila pakikialaman ang hakbang ng DOJ. We just want to make sure that justice was done, and in fact, the Secretary of Justice is again making sure that he's conducting an investigation to identify the perpetrators of the Visconde Massacre. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Ilang umano'y saksi sa pagpatay sa miyembro ng Baywalk Bodies na si Rejoice Rivera. Hawak na ng pulisya. Formang Lady Gaga at Korean Pop. Uso pa rin kaya ngayong 2011. At si Agimat at si Enteng Cabisote nangunguna pa rin sa takilya. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.